Naglabas ng public statement ang senador na si Jinggoy Estrada. Ito'y matapos na mag-viral ang video niya na kung saan tila nakikipagsagutan ito sa isang babae. Ayon kay Estrada, ang kumakalat umano na video ngayon ay nangyari pa noong April 18 taong kasalukuyan, na kung saan mamimigay daw siya noon ng cash assistance sa mga nasunugan sa isang barangay sa San Juan City. Ngunit noong panahon daw na yon ay hindi sila pinapayagan na mamahagi ng tulong ng mga naroon na lokal na opisyal ng nasabing lugar. Para sa kaalaman ng lahat, ang TikTok video na kumakalat ay patungkol sa isang insidenteng nangyari nitong April 18, 2024, kung saan nagtungo ako para ipabatid sa mga nasunugang residente ng Barangay Batis, San Juan City, na pansamantalang namamalagi sa isang gymnasium na namimigay ako ng cash assistance sa kanila kinabukasan. Ang simpleng pag-anunsyo na pakay ng mga kinatawa ng aking opisina na nagtungo doon para makipag-coordinate sa kanila ay pilit na pinipigil ng mga lokal na opisyal ng San Juan na naroon sa lugar na mga oras na iyon. Sa kadahilanan, sila lamang ang nakakaalam. Mahigit isang oras nang nakikiusap ang mga kinatawa ng aking opisina sa pag-aanunsyo sa mga nasunugan para maayos sa mga mangyayaring pamimigay ng tulong. Alinsunod na rin sa patakaran na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Ngunit hindi sila pinapayagan. Maayos na nakikipag-usap at nakikiusap ang aking staff ngunit hindi sila nakikipagtulungan. Kaya napilitan ako na ako na mismo ang pumunta para kausapin sila ng maayos. Ngunit walang gustong humarap sa amin. Ito ang nagbunsod para kumprontahin ko ang isa sa kanila. Sa nasabing video, gusto nilang palabasin na ginagamit ko ang aking posisyon para gawin ang gusto kong mangyari porque senador kayo. Opo, ako po ay senador at ginagamit ko ang posisyong ito para makatulong, lalong-lalo na sa mga taga San Juan na kinalakihan ko at hindi ko hahayaan. Napipigilan ako na makiramay sa mga nangangailangan sa panahong kailangan nila ng tulong. Gayunpaman, nangyari ang pag-anunsyo ko nang payagan ako ng mga pulis na nandoon ng oras na iyon. At narito po ang nasabing video. Kaya po pinalitin sa inyo na makakunin mo ngayon ng tulong. Alahan ko mga tulong sa media. Ayaw lang matanggapin yung tulong galing po sa atin. Gusto nyo natanigin sa inyo, gusto nyo lang tanggapin yung tulong galing sa atin at 10,000 kada pamilya. Ha? Sigos? Bukas, nandito ako. Ha? Ito ay dito ito po ang politika. Ito po yung tulong ko sa inyo sapagkat lahat niyo po ako naging mayor. At nung nakita ko, napalitan ko na sunugan kayo dito sa Batis, hindi po tayo ng dalawang salita para kausapin niyo mga heads at gobyerno para makapagbigay po ng ayuda dito sa ating mga kababayan. So maliwanag po yan. Bukas, pabalik ko ako dito para makapagbigay po ng ayuda para sa inyo. Maraming salamat po. Dahil na iparating namin sa mga biktima ang pakay ko na pagtulong na isagawa namin ang pamimigay ng cash assistance. Ang pagpapalabas at pagpapakalat ng mapanirang TikTok video ay malinaw na may bahid politika kung bakit ngayon ito pinapakalat. Tanging ang mga nasa likod nito ang siyang makakasagot. Hinding-hindi ako magpapatinag sa mga paninira dahil alam ko na lalabas at lalabas ang katotohanan. Hinding-hindi ako mapipigilan na tumulong sa aking mga kababayang nangangailangan sa abot ng aking makakaya. Senador man ako o hindi. Pasok na ano? Hindi ako matatid na mo. Huwag kayong pasto. Huwag kayong magpusok kayo ng maayos. Hindi po hindi kayo. Nasa taas kayo. Kayo. Ano?
Ayaw mo pa sumusin. Tama lang po na nagsalita kayo, Senator Jinggoy Estrada, kasi malapit na eleksyon, propaganda naman yan. Para sa inyong kandidatura, sa mga natulungan po ninyo na mga oras na yan, sila magpapatotoo. Mula noon, basta tatak, tunay na makamasa at walang makakapantay pa sa mga Estrada pagdating sa tulong para sa tao. Hindi na kailangan ng ID para lang masabi na may tulong. Tumutulong na nga, haharangin pa. Anong masama sa pagtulong sa kababayan ng San Juan? Kapag hindi tumulong, may masasabi. Kapag tutulong, harangin. Sorry for the word. Selfish naman nila. Gusto lang tumulong ni Senator at saka dati naman siya mayor at ginagawa lang niya ang nararapat. Masama bang tumulong at magbigay ng tulong? Bakit po kasi pipigilan na tumulong lalong-lalo na nasasakupan ng lugar ni Senator Jinggoy Estrada? Huwag nang isipin ang pangsariling alitan. Isipin nyo yung taong nangangailangan ng tulong. May gusto naman tumulong pero bakit pinipigilan? The best ka, Senator. Kaya sinisiraan, alam kasi nila talo na sila sa San Juan sa mga Estrada. Kung di dahil sa mga Estrada, di naman makikilala San Juan. Mga Zamora, tapos ngayon kinatalo pa nila. Alam naman po namin, Senator Jinggoy Estrada, na mabuti ang hangarin nyo. Di kami basta maniniwala dyan. Kung ibang tao nga, natulungan nyo, kababayan nyo pa kaya. Sana matapos na yung ganyang senaryo, magkaisa para sa mga nangangailangan.